My warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ipagpatuloy natin ang libreng edukasyon, tulong sa may sakit, ayuda sa biktima ng kalamidad, at programang pangkabuhayan. Ako Bisaya, Party List number 100 sa balota. Atin ito. Ito ating kausapin dahil sa mga susunod, kumbaga punong abala na. Ha? Nasa linya ng ating komunikasyon, Baya Song, ang legal counsel, at tumatay yung spokesperson ni BBM, si Attorney Becca Rodriguez. Magandang hapon, Attorney Becca Rodriguez. Hi Rex, magandang hapon at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Thank you for guesting me again in your program this afternoon. Apo, at napapakinggan mo tayo, Attorney Vic, sa DZME. At ano pong pakiramdam dahil dinala na ng INC o ng Kapatiran Iglesia ni Cristo, si BBM at saka ho si Mayor Indaya Azara? Ay kami natutuwa, Rex, at nagpasalamat kagabi, pati si Presidential Frontrunner, Bongbong Marcos, Vice Presidential Leader Inday Sara Duterte, apa, sa pag-endorso ng Kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Mm-hmm. At malaking kalamangan ho yan kasi kumbaga solid vote ang kapatid ho na INC, Attorney Vic. Tama yun. At alam naman natin ang disiplina ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na kapag sila ay may napaghusgahan na at ginawa na ang pahayag, ay sila ay sumusunod at tumutupad doon sa kanilang napagkasunduan. Kaya malaking bagay itong endorsement ng Iglesia ni Cristo. Kaya ganun din ang aming pasasalamat kay kapatid Eduardo Manalo sa endorsement at tiwalang ibinigay niya sa BBM Tara Unit Team. Attorney Vic, ano pakiramdam niyo sa lahat ito ng mga survey, sa mga Pulse Age at iba pa mga survey na laging nangunguna ang tambalang BBM Sara? Tanong nga nila, ano bang sekreto meron hong kombinasyon si BBM tsaka ho Mayor Sara? Kumbaga hindi ho sila naungusan eh. Well, maraming bagay, hindi lang isang factor yan, Rex, to my mind. But I think ang pinakamahalaga ay tumugon ang higit na mayorya ng mga Pilipino dito sa atin sa mensahe ng pagkakaisa. Apa? At marami ang lumahok at nakiisa na dito sa kilusan ng pagkakaisa ang inilunsad ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos at sinuportahan at sinigundahan ng kanyang running mate at katandem na si Mayor Inday Sara Duterte. Apo, at kada mag-iikit ho ang team ho ni BBM, parang namamagdit ho si Juan de la Cruz. Talagang halos hindi ho mahulugang butas ho ng crime. Sa daming umaatend. At saan po gaganapin yung pinakahuling political rally ng unit team? We have three meeting the advances. The first was concluded yesterday, Rex, dyan sa Gimbal sa Iloilo Province. Apa? At dyan sa lalawigan ng Visayas. That yung bukas ay para naman sa yung Mindanao leg of the meeting the advance, pasasalamat. Dyan naman gagawin sa Tagum sa Davao. Apa? At yung pinakauli sa May 7, yung last day ng ating kampanya, gaganapin ito for the Luzon meeting the advance, pasasalamat ni Bongbong Marcos at Sara Duterte dito sa Paranaque, yung malaking open space sa tapat ng isang sikat na resort hotel. At Attorney Bigbali, ano inaasahan ni Juan de la Cruz kapag ka si BBM ay nasa palasyo na ho na Malacanang? Kumbaga, inaasahan ho nilang pagbabago na sa tingin ho nila sa panahon ho ni BBM, kumbaga, makakaramdam ho sila ng ginhawa unang-una sa pato na trabaho, mababang presyo ho ng bilihin. Unang-una, Rex, hindi alam kong maunawaan ang iyong mga tagapakinig at rin na hindi muna kami maaring tumugon sa ganyang mga katanungan sapagkat we cannot allow ourselves to look beyond 29. Wala pa ho tayong naipapanalo
ang mga survey, bagamat ang survey ay paganda ng paganda, pataas ng pataas, ang yan sa tiwala at approval rating ng sambayan ng Pilipino kay Bongbong Marcos at kay Mayor Inday Sara Duterte, apa? Ang tunay at pinakamahalagang survey ay yung gaganapin sa darating na Lunes, May 9 yung halalan. Apa? So wala po kaming naipapanalo at patuloy po kaming nakikiusap at kumakatok. Sa inyong po, sa inyong pong suportahan at iboto, si Bongbong Marcos, number 7 sa balota, at si Mayor Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo, number 4 sa balota. Apa, at handa po ba kayo sa mga huling mga black propaganda laban ho sa BBM Sara Tandem, dala 5 days na lang, kumbaga bago mag-election, sa palagay niyo ho ba meron pa ho ba silang ibabato sa kampo ni BBM? Ang binabato nila ngayon is still part of the negative campaigning, dinilit po ang tao. Kaya nga kukunin ko yung pagkakataong ito, maging maingat po kayo sa pag-shade ng inyong balota. Ang numero po ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos ay number 7, numero 7 sa balota. At si Mayor Sara Duterte naman ay number 4 sa balota. Apo, at kumbaga mapagmatsyag ho tayo at bantayan dun ho sa mga bawat precinct office. At kumbaga, Attorney Bicay, yung May 9, yan yung para humatol ang taong bayan kung sino talaga yung pipiliin nila na maluluklok sa bansa ho natin. Tama yun, yung aming ang panawagan na pagdating mo ng May 9, baka ngayon pa lamang ay nabuo na sa inyong ipan ang inyong napusuan at napiling kandidato. Bagamat ang sabi nga ho ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos, kahit sino pa man ang iyong napusuan, kahit sino pa man ang iyong napiling kandidato, ang pinakamahalaga ay pagdiwang natin ang ating pagiging Pilipino at gamitin po natin ang karapatang bumoto sa darating na Lunes, May 9. Bumoto po tayo ng maaga. At higit sa lahat, pagtapos po nating bumoto, sama-sama po nating bantayan at magmatsyag kung anong yung magiging tunay na resulta nang sa ganun, yung tunay na halal ng sambayan ng Pilipino ang maiproklamang bilang susunod na Pangulo at Vice-Pangulo ng ating bansa. Okay, at kami nagpapasalamat po, Attorney Bica Rodriguez, at baka meron pa kayong mensahe sa ating kababayan. At samantalain ho namin itong pagkakataon na ito dahil sa mga susunod. Hindi ho namin alam kung saan ho kayo papuesto mula ho dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ako, nais ko lang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa milyong-milyong Pilipinong sumusuporta at tumatangkilik kay Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Meron po po tayong dalawang natitirang meeting de avance. Yan po ay pasasalamat sa inyo ni Bongbong Marcos at Sara Duterte sa inyong pagsama at hindi po kayo nagpatinag. Sinamaan niyo po kami hanggang dulot. Alam ko naman na sasamahan niyo hanggang Lunes si Bongbong Marcos at Sara Duterte at ihahatid natin sila doon para maging Pangulo at Vice-Pangulo ng ating bansa. So, sa ngalan po ni Bongbong Marcos at ni Mayor Inday Sara Duterte, maraming salamat po. Uulitin ko, ito pa rin po natin ang ating mahalagang tungkulin sa Lunes. Bumoto po tayo ng maaga at bantayan po natin ang ating mga boto. Number 7 po ang numero ni Bongbong Marcos sa ating mga balota. Salamat po, Attorney Bica Rodriguez, Legal Counsel Spokesperson ni BBM. Attorney Bic, mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Maraming salamat, Rex. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air.